Sobrang nakakapagod minsan na mag-video kasi may mga bahay na sobrang laki talaga tulad nito. Marami rin ako nami-meet na tao kaya masaya rin maging real estate agent. Hi, my name is Marty Hernandez, licensed real estate broker, and in this video, I'm going to give you a glimpse of a day in the life of a real estate agent. So today, meron tayong titripping sa Antipolo, and of course, ang unang gagawin natin is bumangon, and ang una kong ginagawa normally is mag-breakfast, mag-coffee, maligo, mag-toothbrush, and mag-bihis. So may nakita akong post kasi sa Facebook na nag-argue sila kung ano ba dapat yung mauna. Mag-toothbrush muna, tapos maligo, tapos kumain. Or kumain muna, tapos maligo, tapos mag-toothbrush. Comment down below kung alin kayo dun. Kasi parang buong gabi ko talaga binabasa yung mga thread nun. So kapag may mga tripping ako, ang usually ko mga dala is my iPad. Para makapag-edit ako kung walang ginagawa kasi I edit my videos using LumaFusion and siguro gagawa ng video, separate video para mag-edit nun. And then of course, di pwedeng mawala yung face mask dahil pandemic. And phone, wallet, and then yung mga battery ng gimbal. Ito pala itsura ng gimbal ko. Para siyang attache case. So ito yung stabilizer na ginagamit ko. And mga camera bag para mga extra lenses nakalagay dito. So hindi ko lang alam ngayon kung makakapag-video kami ng bagong listing. Pero dalhin ko na lang yung camera ko and yung mga gears ko just in case na makapag-video ng bagong listing. Para at least, diba, prepared. So para for today's face mask, iniisip ko kung ano mas bagay. So tignan natin yung options. First is, hirap pala sa open ito, Stormtrooper, Star Wars. Next, Voltes 5. Next, si Darth Vader. Next, Gundam. And last but not the least, Chewbacca. So alam naman natin sa new normal, kailangan safe tayo, kaya dapat nakamask tayo. And may nilalagay din ako sa underneath this face mask kasi tela lang to, kaya mas okay na dalawa para safe. And yun, ano ba ang pinaka nagustuhan nyo sa ating face mask of the day? Comment down below. Or makto. Nakatapos lang namin mag creeping and diretso makto kasi katabi ng Eastland Heights ay makto, kaya alam na, goodbye diet. So tapos na kami mag tripping ni Alvin sa Sun Valley Estates and sobrang init, grabe, tanghaling tapat, and yun kasi available time ng client. Of course kailangan sundan natin yung client, kaya ganun. Huwag kaya ako mag-shave ng buong July. Kasi hindi naman yung makayipin ganun. So, sa mga videos ko pala mga ito. So, ganito yung situation kapag nagtitripping. Of course, hindi naman araw-araw may tripping. Pero kung meron, dapat maaga, as much as possible, maaga ka sa meeting time. So, kung ang usapan nyo is 10 a.m, mga at least 9:30 nandun ka. Of course, may mga times na nalilate ako kasi may mga gantong reason, pero
as much as possible, gusto ko talaga maaga ako. Kasi tulad nung kanina, kasi hindi pa ako sobrang familiar dun sa location nung sa Sun Valley na 40 million na bahay. Ang meeting kasi namin is 10 a.m. pero dumating kami ng mga 8:30. Sobrang aga, di ba? So pumunta pa rin kami dun ng ganun kaaga. Kasi minake sure namin na tama yung lugar, yung location ng bahay, para kapag nagtitripping ako, hindi kami maliligaw. So magandang benefit na ganun kakaaga. And minate ko rin kasi si Jana. Si Jana yung bagong salesperson ko. So mag-handle siya sa South, sa Laguna, mga ganun. So mag-start din siya ng kanyang YouTube channel. And sobrang excited na ako dun. So Jana, kung napapanood mo to, gumawa ka na ng content kasi excited na ako. Sa mga gustong sumali din sa aming team, Nax, may team na kami. message nyo lang ako. Pwede nyo rin ako i-email or i-message or text. Actually, marami nag-message sa Facebook, sa Instagram, kung ano yung mga pwede nilang, ano yung mga advices. Message nyo na ako sa Instagram, sa Facebook, or pwede nyo ako i-text. Nilalagay ko na may contact details ko. Or you can visit my website, martyhernandez.com. Pero ako kasi nag-reply talaga as much as possible, puro as much as possible. Hanggat sa kaya ko, nag-reply talaga ako sa mga gustong humingi ng tips, kung may mga questions sila, inquiries about real estate or something related about real estate. Ginagawa ko talaga yung best ko na mag-reply kasi gusto ko talagang tumulong. And walang halong biro, gusto ko talaga tumulong sa tao kasi no, pinalaki akong ganun na very, you know, helpful sa mga tao. Kasi siyempre nadaanan ko rin yung point sa buhay ko na hindi ako maalam sa real estate. Kaya alam ko rin yung feeling na bago ka pa lang and gusto mo matuto. So na-appreciate ko yung mga tao nagtatanong kasi sila yung mga meron talagang passion to learn something new. Kaya na-appreciate ko yung mga nagtatanong. Kaya tinutulungan ko talaga. So kung may questions kayo, again, as much as possible, I'll try to do my best to answer your queries, your questions. And if you want to join my team, just message me. So after ng ating tripping, tayo ay uuwi na dahil tayo ay maliligo ulit kasi sobrang init. Sobrang init, grabe. Alam mo yun, yung iba yung init na sakit nung araw, tapos mainit pa talaga na. Hindi ko ma-explain, pero sobrang init talaga. Kaya excited na ako maligo ulit. Siyempre dahil galing labas. Kung tapos ko na lahat ng kailangan kong task, yun pala dapat ilistan yung mga kailangan nyo. Ako kasi nalagay ko sa calendar ko yung mga important details, like kung meron akong tripping or meron akong gustong puntahan na bahay, nilalagay ko sa calendar ko. And then, kapag okay na lahat, ayun, relax muna saglit. Of course, kailangan natin magpahinga. Kaya nanonood ako ng series, nanonood ako ng videos, YouTube, nanonood ako ng movies. Naglalaro ako ng Mobile Legends, naglalaro ako ng PS4, naglalaro Switch. Maganda na marami kang nagagawang magandang or productive things in the morning para may time ka magpahinga sa gabi. Hi, this is Marty Hernandez, licensed real estate broker. Makikita nyo, may upload akong video na bungalow, pero it's very contemporary. Ang ganda ng design niya. It's very cozy and private yung subdivision, kaya make sure to subscribe para makita niyo yon. And ganito yung minsan na buhay na broker. Well, at least for me, kasi ginagamit ko yung YouTube para mag-market ng mga bahay. Kaya ito, isa to sa mga normal na araw ko na nag-video. Tapos at the end of the day, pagdating ko ng bahay, mag-edit. And actually, yung edit, yung mahirap na part kasi sobrang tagal. May mga issues nga na ano, may mga nag-hire na editor to sobrang mura, pero hindi kasi nila na-realize na you have to scrub the whole video, tapos i-edit ka, tapos may papatungan ka mga B-roll shots. Kaya minsan parang sobrang makapagod mag-edit. So minsan ganun yung araw ko, may tripping, may viewing, mag-edit, mag-video. Kaya yun, that's a day of my life as a broker or an agent. And of course, yung buhay ko umiikot sa internet.
Kaya yung mga video, mga listings ko, lahat galing sa internet. Or lahat ng mga inquiries ko sa YouTube, sa Facebook, sa Instagram, ginagamit ko talaga yung internet as a source of marketing. Eh ako naman, parang starting agent lang ako, kaya hindi ako masyadong, wala pa ako masyadong contact sa ibang tao. Kaya ni-utilize ko yung internet as a source of my marketing tool. So yun, this is a day. Pero mamaya, mag-e-edit pa ako, upload ko pa. And mga edit time is mga 3 hours. Tapos mag-upload 3 hours din, so mga 6 hours. Tapos of course, kapag upload ko, parang i-double check ko pa na tama ba yung na-upload ko. Kaya matagal talaga. So kung iniisip nyo ano ba yung buhay ng isang broker like me na very digital yung buhay, ganito yung buhay ko. Yun nga, sobrang nakatagod minsan na mag-video kasi may mga bahay na sobrang laki talaga tulad nito. And Amal, alam mo na, kailangan stay hydrated ka kaya kailangan minum ng tubig. Hindi ko pwede tanggalin yung mask, baka huliin ako. Yung pagiging real estate agent, hindi pare-pareho yung araw natin eh. So may mga araw na sobrang lax natin kasi walang meeting, walang client na tetripping, walang titignan na bahay, walang video na bahay. So may mga panahon talaga na nasa bahay ka lang, nasa kwarto ka lang, nagpapakasaya ka lang sa kwarto mo, nagre-relax, nanonood ng TV, naglalaro, and kung ano man yung ginagawa nyo sa bahay na nagpapasaya sa inyo. Pero may mga panahon din na sobrang matrabaho, sobrang kailangan gumalaw, sobrang daming kailangan gawin. So it's a very unpredictable career, well, based on my experience. And depende rin kasi to kung kayo ay papasok bilang in-house agent, meaning nagtatrabaho kayo sa isang developer. For example, nagtatrabaho kayo sa Ayala. So meron kayong kinikita per month doon, sumisweldo kayo doon sa Ayala. And at the same time, nagbebenta din kayo. But ang pwede nyo lang ibenta is yung mga properties ng Ayala. As compared to kung kayo ay in general brokerage. For example, like me, hindi ako tied up exclusively for a specific developer kasi hindi ako in-house agent, hindi ako in-house broker dahil meron akong freedom to choose whatever property I want to sell. So pwede akong magbenta ng house and lot sa Cavite, pwede akong magbenta ng house and lot dito sa Rizal, sa Pasig, kung saan man yan, kasi general brokerage yung aking focus. Ang mahirap na lang dito sa general brokerage is umaasa kayo sa commission nyo dahil wala kayong monthly sweldo na kinukuha as compared sa in-house agent na merong sweldo from a developer. For example lang naman, kayo ay sumusweldo ng 20,000. At least meron kayong 20,000 per month na inaabangan per month. Pero as compared to sa general brokerage, kayo ay i-ask sa commission. So kung wala kayong benta, wala kayong pera for that month. Meron din mga pros and cons, so kailangan nyo rin pag-isipan yun. And for me, mas gusto ko yung general brokerage kasi meron akong freedom to sell whatever property I want to sell. So yun, that's it for this video. Marami pa akong i-edit na videos at marami pa akong ipopost na videos sa Facebook, sa Instagram, sa Twitter, and of course dito sa YouTube. Kaya, I'll see you next time. Marami pa akong gagawin and I hope you enjoyed this video. I hope marami kayong natutunan. I hope meron kayong idea kung ano yung buhay bilang isang real estate agent. Again, as I've said before, hindi pare-pareho yung buhay namin. Marami pa rin factors para mag-iba. Pero sana may gist kayong nakuha. Sana meron lang kayong konting knowledge na nakuha sa video na ito. Sana may naitulong ako man lang sa inyong pag-iisip kung kayo ay tutuloy bilang ahente or wala, nag-enjoy lang kayo manood ng vlogs ng about real estate. Anyway, this is Marky Hernandez, real estate broker, and I'll see you in my next videos. Keep safe.